pwede na hindi natin yung tanggalin kasi hindi yung magkakasya pag maglagay na tayo ng tambucho. Pusin natin yan sa matanggal. Ayun. Ito na yun. Yun no. Kikita nyo naman. Wala na talaga siya. Sunog na. Durog na durog na talaga. Sa sobrang tagal ba naman, durog talaga yung gasket natin. Ayan. Kikita nyo. Ayan o. Haba. Kailangan matanggal nyo yan bago kayo maglagay ng bago. So, what's up sa inyo lahat mga Jer? So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, makikita nyo to dito banda sa cylinder head natin. So, ito kasing tambucho natin, medyo nagbabackfire na siya. So, kailangan na natin siya balitan ng gas pipe, tinatawag natin, o gasket. So, ito siya mga Jer, ipapalit natin. Kailangan natin to, which is nagkakaroon na po siya ng ano, ng backfire dun sa cylinder head natin. Dito nagkakaroon siya ng ano, singaw, kumbaga may singaw na siya dito. So, nadurog na siguro yung luma diyan, sobrang tagal na. Kaya siya nagkakaroon ng backfire. Kung nakakaranas po kayo na nagkakaroon sa inyo ng backfire sa tambucho niyo kung nagtumatakbo kayo, yun na yun. Yun na yung tendency dun, which is kailangan na natin talaga palitan ng gasket. Ito nga ang tawag dun, tawag nito gasket pipe. Ayan, so tara, huwag na natin patagalin, papalitan na natin. So let's start. So, tanggal na doon sa kabila. Dito naman tayo sa main. Pilahan yan. So, dapat isabay nyo siya pag, ano, pag magtanggal kayo nito para balance. Para hindi rin iwas loose thread na rin. Sabay nyo sa loob. So ayan, tanggalin natin para yung dalawa. Ayan, yung mga bolt niya. So, ilas sa dulo. So ayan, ito yung pinakahuli-huli natin tatanggalin. So ayan, ano, tanggalan natin lahat yung mga tornilyo niya lahat. So baba natin ito. Ayan. Napansin nyo, baba ako na. So yan, try nating labasin yung luma niya. Nakalagay din sa ilalim yung lumang gasket. Hindi natin yung tanggalin kasi hindi yung magkakasya pag maglagay na tayo ng tambucho. So isin natin yan lang sa matanggal. Ayun. Ito na yun. Yun no, kikita nyo naman, wala na talaga siya. Sunog na, durog na durog na talaga. Sa sobrang tagal ba naman, durog talaga yung gasket natin. Ayan, kikita nyo, ayan o, haba.
kailangan matanggal nyo yan bago kayo maglagay ng bago, kasi hindi talaga magkakasya. Ayan o. Ayan. So tanggalin natin to at saka linisin natin yung mga tira-tira. Lahat naman ng mga motor, kahit hindi XRM, lahat may gasket yon. Kung ang mga motor nyo eh parang may tunog na sumisingaw dito, mapapansin nyo naman yun pag natakbo kayo. Ang tendency nyan, yun na nga, ito na nga ang gasket ang papanitan dyan. Hindi lang XRM 125, Honda Wave 100, Mio, or Honda Beat, may mga gasket yan lahat. Iba-iba nga lang ang mga size nyan. So sabihin nyo lang sa mga ano, sa mga shop. Hindi kasi pwedeng walang gasket, kasi pag walang gasket, sisingaw pa rin ang sisingaw yan. Yan. Kaya na ba? Durog na. Pa, may natira pa oh. Yan. Pinakuha pa tayo. Wala namang problema na kasi natanggal na natin yung luma. Wala lang nakaharang yun sa loob. Papansin nyo yung tamang paglagay nitong gasket natin. Papansin nyo yun dito yung parang pabilog siya. Dito naman sa kabila, yung palapad na makinis. So ang tamang paglagay niyan pag ganun. Baka yung malapad, diyan mo siya itatapat. Ganyan. Okay, so nakita nyo na, masusundan nyo na to. So ayun mga jet, papasok ko na. Ganyan. Ayan, papasok na natin yung tambucho. So yan, pahigpit na tayo. Dapat sabay sila. Ayun na yung magtansya kung para yung discard yung ako. Nasabay ko sila para balance yung higpit nilang dalawa. Higpit na siya. Tingnan tayo sa kabila. Higpit ko na yan. Tigpit na lang natin. Yung last na gagawin natin dito, mapansin nyo mag-load po siya kasi ha, dito po yung mga bolt niya. Kakabit pa natin dito sa footrace. Dali lang naman to. Salpak nyo lang yan. Sa. Tigpit na lang natin. Tapos na rin. Ayan, naipit na. Okay na. Mga jer, natapos agad natin. Sa wakas, ayan po. Nilagyan ko na siya ng ano, oil. Okay. So, ayan, nakabit na natin. Ganun lang kadali at ganun lang kasimple. Napakasimple. Hindi mo na kailangan pa pupunta
sa mga shop para ipagawa nyo. So, kayo namang gawin, gawin nyo na. Hanggang dito lang itong video na to. So, kung bago pa lang sa channel ko, subscribe mo na yan at hit mo na ang notification bell para always update ka sa mga bago kong upload. So, yun lang mga Jer. Ingat!